Ugali Ferigisi. Karibuni. Swahili Food Feast. Nasa East Africa kami. Welcome back to my favorite travel food review channel, DarShey GoesTo. Nandito kami ngayon sa Mapishi Food House dito sa Shorthorn, Quezon City. For today's video, magta-travel tayo ulit for food. Babalik tayo ng Tanzania para makatikim ng authentic East African dishes or Swahili cuisines. The good news guys is from online business, meron na silang restaurant para makapag-dine-in tayo. Cheers! Dito sa Mapishi Food House is new normal ready na yung restaurant, so safe na mag-dine-in dito. Tara, pasok tayo! Karibuni, welcome to Mapishi. Pasok nyo ng restaurant, meron silang thermal scanner, merong alcohol, and then dito ka na rin mag-fill up ng contact tracing form. And then andito na rin nakalatag yung mga menu nila para habang nagsusulat kayo, makakapili na rin kayo ng mga o-orderin nyo. Dito sa Mapishi Food House, mararamdaman mo yung vibe na para ka na sa ibang bansa. Kasi dun sa mga interior design niya, na parang mag-feel mo na nasa East Africa ka. Diba? Yung pa-garden-garden. Tapos ang maganda pa dito, meron silang al fresco na pwede ka rin mag-dine-in dito sa labas ng restaurant nila. Ito yung pinaka-exciting part ng food review natin dito sa Mapishi. Siyempre, meron tayong inside the kitchen. First time nating makikita kung paano pine-prepare at niluluto yung mga Swahili dishes. Tara, pasok na tayo sa kitchen. Dito, bubungad kagad sa'yo yung assembly area nila. Dito, pinaprepare lahat ng mga for take-outs tsaka bago iserve yung mga pagkain dito sa dine-in area. Tara, check na natin yung kitchen. Okay, so pagbaba mo ng hagdan, ito na yung kitchen area nila. Dito, pinaprepare lahat ng mga siniserve for dine-in or take-out. Okay, dito tayo sa grilling area para ma-meet natin yung Tanzanian head chef and one of the owner ng Mapishi Food House, Mr. Samson. Samson. What are we grilling? We are grilling mishkaki, the Swahili famous skewers. Yes. Smells really amazing. Yeah, it's full of spices. It's preferred in the house like this because it preserves enough heat. The taste of the skewers would be stronger, maybe tastier, and you don't spend too much charcoal. Very efficient. Yeah, very efficient. Yeah. Okay, maybe we should proceed to the next area because it's a little hot here. I'm getting well done. All right. Corn flour, all these are the same. Okay, so yung pine-prepare niya is yung ugali. So, made siya with yellow corn flour. So, usually daw, staple food siya ng mga Tanzanian. Kinakain siya with the ulam. Excited kami kung ano yung itsura ng ugali pagka naluto na dahil first time nating makakatikim ng ganyang klaseng Swahili dish. So yung pinaprepare na ngayon is yung firigisi. Basically, yung finry na kanina na chicken gizzard. Nilagyan lang niya ng mga onions, ng tomatoes, tsaka other spices. Firigisi. Dito sa Mapishi Food House, yung tradisyon bago mag-start kumain sa Tanzania is kailangan maghugas ng kamay. Yan, yung tubig is maligam-gam. So, nakakatuwa yung ganitong experience kasi first time namin maka-experience ng ganito. So yung tradisyon kasi sa kanila is kailangan talaga maghugas ng kamay sa table bago mag-start kumain. Nakakatuwa. So feel na feel mo talaga na nasa Tanzania kakakain. Bagong experience. Okay, kakain na tayo ng napakadaming authentic Swahili dishes. So parang Swahili food feast. By the way guys, I would like to introduce the Tanzanian head chef / the owner of Mapishi Food House, Mr. Samson. Thank you so much. We should start with ugali first. Ugali is the Tanzanian staple food.
This is ugali frigisi. Frigisi means gizzard. Okay, chicken gizzard. Ugali has no taste. Okay. So you need the yummy variant. This one comes with maharage, kidney beans, and cabbage with coconut. Let's eat ugali frigisi. Can you teach us how to eat the traditional way? Ugali is easy. Get a small piece. You roll. You can choose any of this. You want this? Ugali Firigisi Combo Bite. Combo Bite. Cheers! Yeah, you're right. The ugali doesn't have a taste, but with the chicken gizzard, it became very tasty. I like the flappiness of this ugali. This is our first time to try this one. Especially this ugali. Yeah. Masarap pala siya with this kind of ulam. Of course, we call this ulam because of chicken gizzard is not spicy. Super tasty. Yeah. And a lot of spices on it. Yeah, a lot. Sarap. Next Swahili dish na titikman natin is biryani sampler. What are the types of biryani in the Bilao? So we have four types of biryani here. We have chicken biryani, chicken, seafood biryani, veg biryani, and beef biryani. Yung price pala ng biryani sampler nila is 990 pesos per Bilao. Good for 4 people na daw to, pero syempre sa Pilipino, sa mga Pinoy, good for 6 to 8 persons. Oh. What should we eat first? The one which is closer. Okay. Yeah, I agree. So, by the way guys, yung setting ng kinakainan natin ngayon dito sa Mapishi Food House is nandito tayo sa traditional dining area ng Tanzanian. And so, nandito tayo sa banig. Tapos, merong maliit na table. So, para tayong mga naka-Indian seat. Kapag kakain talaga ng biryani, the best talaga kapag kakain ng nakakamay. Yes. May tahong, may squid, may salmon. Mixed seafood talaga siya na biryani. Cheers! Sarap! Yung hindi mo ma-explain yung lasa niya dahil sa dami ng spices. Sobrang malasa, tasty. Tama. Lahat na. Hindi rin siya ganun kaanghang. Andun talaga yung lasa ng mixed seafood eh. Since na nakakatikim kami na iba-ibang biryani, like Pakistan and Indian, sa Swahili talagang iba yung flavor nila eh. Iba yung spices nila. Tama. Biryani talaga nila is a different taste talaga compared sa mga Indian biryani dahil siyempre alam naman natin maraming versions ng biryani. Tapos ang nalala dun sa basmati rice niya kasi sobrang fluffy, tama yung pagkaluto ng honey. Tama. Nagustuhan ko rin yung tinappings na brown onions. Ay, oo. Na i-improve niya, nako-complement niya yung lasa ng biryani. Kasi tapos yung onion niya kasi yung maganda dito, kahit hindi siya kumakain. Actually, si Darwin, hindi siya kumakain ng onions. Pero, yung pag-fried siya, yung parang nasi-sweet. Na-caramelize, oo. Medyo nagiging matamis siya ng konti dahil na-fried siya, naka-caramelize. Dahil lang talaga kay Sir Sam, kaya grabe, nakakakain ako ng onion dahil sa Swahili dishes. Yung biryani is, lalagyan natin siya ng kachumbari salad. Fresh onions, cucumber, tomatoes. Very tender beef. So, hindi mo na kailangan ng spoon, hindi mo na kailangan ng knife. Kamay lang talaga. Sobrang tender. Cheers, guys! Sarap, sobrang tender. Tapos yung sauce, flavorful. Kapit na kapit hanggang sa loob ng beef yung lasa. Sarap. Tapos kachumbaro salad. Yung kachumbaro salad. Ang sour, tapos may konting sweetness. Last biryani sampler, yes. Chicken biryani. Sarap! Sobrang moist and tender. Yung lasa ng chicken niya, very flavorful. Alam mo talagang kakaibang luto ng chicken dahil kakaibang flavor. Yung kakaibang flavor talaga yung malalasahan mo. Sobrang masos. Yun nga, kapit na kapit din talaga yung sauce sa chicken. Talagang tasty, flavorful. The cooking process of chicken and beef is just the same. Yeah, almost. Almost. Just different flavor. Yeah, different spices. But there's almost all of them slow cook, marinated overnight. So the secret is marinated overnight and then slow cooking. Secret nga. Secret.
Huwag niyang pagsasabi, secret. Pwede siyang panghandaan, or kung gusto mong manlibre sa office, may na-promote, may nag-resign, may bago, biryani sampler. Papishi ko siya. Try naman natin yung traditional breakfast ng Swahili. Chapati and chai masala tea. Chapati, you can eat different ways. Okay. You can just stir and dip and eat. So you can roll like this and bite. You can roll like this and bite. Bite. Mm-hmm. Or you can get a piece. And deep and fine. Okay. I like the roll one. Yeah, new technique. New technique. Refreshing, relaxing. Yung lasa ng tea niya is parang malamang yung lasa ng ginger. Pero at the same time, meron siyang lemony taste na manamis-namis. So, yung chapati nila, flaky and fluffy. Beef rojo sauce. Parang the same yung lasa niya sa beef biryani. Cheers! Cheers. Chai masala. Perfect to start a day. Yeah. Last but not the least, syempre yung beef and chicken mishkaki. This is also so perfect if you are drinking beer or whatever. Pulutan. It's also perfect with this chachandu. Chachandu sauce. Chachandu goes everywhere. Okay, let's eat the beef first. Yeah. If you're lazy to get in your hand, you can just get from the caveman style. Yeah. Let's stir a chapati. We're going to do like a palaman. So, and then we're gonna dip chachandu sauce. Andun yung smoky taste ng since grilled siya. Kakaiba rin eh. Talagang alam mong marami rin siyang spices. Hindi mo malalasahan sa mga barbecue ng pang Pinoy. Ang maganda pa dito kasi nag-grill siya dun sa brick oven. So maraming benefit and advantage daw pag brick oven. Tama. For sure yung beef na to, matagal siyang na-marinate. Tama. Kasi fully flavorful hanggang doon. Ganito talaga. Nanunood talaga yung marination niya sa loob. Kaya grabe, sobrang flavorful. Try na natin yung chicken mishkaki. Kuha tayo ng chapati, chicken. Chicken, very juicy. Hindi dry yung pagkaluto niya, hindi tama. Siya na-overcook. Kumbaga nandun tamang-tama na parang sa pagkaluto niya dun sa brick oven. Yung chicken, parang the best din siya gawing pulutan talaga. The traditional way, so marami tayong natututunan talaga. Parang different cultures, different traditions, so marami tayong napupulot kay Sir Sam. Kakaiba, new taste, new flavor, lalo na sa ating mga Pinoy. Alam naman natin na yung mga Pinoy talaga is food explorers talaga. So yes, para yes. Sa mga mahilig mag-explore, ito. Try nyo yung Mapishi Food House Authentic Swahili. Cheers to that! If you want to experience a different food cuisine, please visit us here in Project 8 Quezon City to have a very different Swahili cuisine from East Africa. We are the only Swahili cuisine in the Philippines. We are located at number 9 Shorthorn Street, Project 8 Quezon City. You may directly message us in our Facebook, Mapishi Manila, or you can also order through Food Panda or Grab Food. Asante sana na karibuni. Subscribe to DarShey GoesTo. Mahilig ka bang mag-travel? Asaka, Japan. Cebu, here we go. Love Taiwan. First life. Saya naman dyan. Madami na talagang pinagbago simula nung nagka-pandemic. LUGU Park. Tara, Park. Tara. Langway na tayo. Prepare your surfboards and let's catch some waves. Ready? 1, 2, 3. Woo! Oh, kain. Yes, Kobe beef. We are going for a non-stop street food. Oh, juicy blowtorch. Ushi! Sobrang sarap. Oh. Halal main food for all. Dotonbori. New normal ready na yung restaurant. Oh, look at that. Seafood heaven, oyster heaven.
Welcome to our favorite travel food review channel, DarShey GoesTo. Kain o travel? Pagsabayin natin. This is the end of our Swahili food adventure here in Mapishi. And comment below kung ano gusto nyo itry na Swahili cuisine. And syempre, subscribe na rin kayo if you like our video. Good news guys, hindi na natin kailangang literal na pumunta ng Tanzania para lang makatikim ng authentic East African cuisine, di ba? Yes. So dito lang yan sa Mapishi Food House dito sa Quezon City. Thank you guys for watching. See you on our next video. Alam ko na yung kulang sa interiors nila, mga buhay na lion. Para exciting na makikita dito, lol.